Ngayon sa kasaysayan ng daigdig, April 22, ginugunita ang unang Earth Day na naganap noong 1970. Ang Earth Day, isang kaganapan upang mapataas ang kamalayan ng publiko sa mga problema sa kapaligiran sa mundo. Ito'y pinagdiriwang ng Estados Unidos sa unang pagkakataon noong April 22, 1970. Milyong-milyong mga Amerikano, kabilang ang mga mag-aaral mula sa libo-libong mga kolehiyo at unibersidad, ang lumahok sa mga rally, marcha at mga programang pang-edukasyon sa buong bansa. Ang Earth Day ay brainchild ni Senator Gaylord Nelson, isang matibay na environmentalist na umaasa na makapagbigay ng pagkakaisa sa mga katutubo na kilusang pangkalikasan at pataasin ang ekolohikal na kamalayan. Ang layunin ay upang makakuha ng isang buong bansa na pagpapakita ng pagmamalasakit sa ating kapaligiran. Sabi pa ni Senator Nelson, at sa wakas, ipilit ang isyong ito ng permanente sa pambansang politikang agenda. Ang paglalathala noong 1962 ng aklat ni Rachel Carson na Silent Spring tungkol sa mga epekto ng mga pesticides ay kadalasang binabanggit bilang simula ng modernong kilusang pangkalikasan o pangkapaligiran ng Estados Unidos sa U.S. Sustainability. Ang unang araw ng Earth Day ay talagang nakadagdag ng kamalayan sa kapaligiran sa Amerika. At noong July 1970, ang Environmental Protection Agency ay itinatag sa pamamagitan ng Special Executive Order upang ayusin at ipatupad ang pambansang batas sa polusyon. Ang Earth Day ay umantong din sa pagpasa ng Clean Water and Endangered Species Acts. Noong April 22, 1990, ang 20th anibersaryo ng Earth Day, mahigit 200 milyong katao mula sa 141 bansa ang lumahok sa pagdiriwang ng Earth Day, at si Senator Nelson ay ginawaran ng Presidential Medal of Freedom ni Pangulong Clinton noon. Ang Earth Day ay pinagdiriwang sa iba't ibang araw ng iba't ibang grupo sa buong mundo. Opisyal itong ipinagdiriwang ng United Nations sa Vernal Equinox na kadalasang nagaganap tuwing March 21. Kaya dapat bilang isang individual, tayo ay makilahok sa mga pangangalaga ng ating daigdig ngayong alam na natin na matindi ang issue sa pagkasira na dulot na rin ng modernisasyon at teknolohiya. Para sa mga nagnanais na makahanap ng kasagutan sa inyong mga katanungan, maaari niyong i-browse ang aming mga videos. Dahil si Knowledge Power TV ay gumagawa ng mga paksa gaya ng kasaysayan, mga trivia, current issues, at video lesson. Huwag rin kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga videos namin. Maraming salamat!